welcome back to my channel. And for today's video, it's just gonna be a story time kung paano ako nagmukhang engot sa paggamit ng Instaxlim, guys. Akala ko talaga na sira siya. Akala ko sira siya nung magamit ko siya first time. Pero sobrang engot ko lang talaga dahil hindi ko talaga alam. Hindi ko talaga alam kung anong nangyari dito. Pero ayan, iligay ko na yung film bago ko siya nalagay. Ang tagal-tagal ko talaga siya nang napagana. Akala ko nasira siya. Nanonood ako ng videos online kung bakit at paano nasira yung Instax. So, akala ko dahil sa film, dahil baka na-damage ko yung film or whatsoever, or baka dahil patay yung battery, dahil wala talaga siyang umiilaw dito. Ayan. Usually, pag bukas mo siya, try natin buksan. Usually, kapag binuksan mo siyang ganyan, ayan, may ilaw dyan. Ayan, nakikita niyo may ilaw. Pero nung ginamit ko siya the first time, guys, hindi siya umilaw at wala siyang red dito na nag-i-indicate na bukas na siya or pwede na siyang gamitin, na gumagana na siya ganyan. So, natakot ako kasi baka nasira ko siya, hindi ko pa siya nagagamit. Bumili ako ng dami-daming film, tapos baka sira naman, hindi ko magagamit. Pero ito lang talaga siya. Kung nakikita niyo, ayan, kung nakikita niyo dito sa kabilang side, ito yung sa battery, and then you just have to push this down para makita niyo yung dalawang battery. Ayan, yung manakalagay dyan. So, syempre, nung una ko siyang ginamit, ayan, ilalagay mo yung battery. So, nilagay ko yung battery. Alo ko yung kwento. Nilagay ko yung battery kasi ito, kung nakikita niyo yung dalawang spring na to, ayan. Usually talaga sa ibang mga technology, ganyan, gadget, ganyan, itong flat side na to yung ilalagay mo sa spring, diba? Ayan, so nilagay ko yan kasi gano'n naman talaga yung process. Pag nilagay mo siyang ganyan, let's try, oh my god. If you try to push this here, dun sa flat side, kasi yun naman talaga, yun talaga yung mga, ganun ako maglagay ng battery sa ibang mga gadget na natry ko. Pero, kapag ginawa mo yun, binuksan mo siya, hindi siya gagana. Wala siyang ilaw, wala siyang ganyan. So, akala ko sira siya. So, ang ginawa ko is tinanggal ko siya. Nanood ako ng instruction online. And dito, may pag tinanggal mo yung battery dito, may nakalagay na instruction. Ang nakalagay dito is yung positive dapat nandito and then yung negative nandito. So, ginawa ko yun. Ang ginawa ko is nilagay ko dito yung positive, which is ito, na yung nakaumbok dito is nilalagay ko dun sa spring. So, ayan. So, nilagay ko yung ganyan. Ginawa ko yung instruction na nandito sa loob, ayan. So, nilagay ko yun, yung positive dun sa harap. Pero, nung tinry ko siya, hindi pa rin siya gumagana. Amazing. Wala pa din, hindi ka pa rin makakapag-film. Pero, ayan, kapag nakakaloka talaga tong battery nito. Pero ito, tinry ko ulit tignan after 2 hours. Tinry ko ulit tignan yung instruction. Ayan, kung nakikita niyo yung freaking instruction na yan. Nakalagay sa taas yung positive nandito sa gilid and then yung negative sa kabila. Pero sa baba, ayan, hindi ko napansin yun yung sa baba. Nakalagay dito, baliktad naman, negative naman yung nandun sa kabila. Tapos positive yung nandito sa kaliwa banda. Oh my, baliktad siya, guys. Yung sa baba dito yung negative, pero yung sa taas dito yung positive. So yung hindi, yun yung hindi ko nakita at hindi ko nabasa for 2 hours straight. Tapos ano yung pinagagawa ko dito. Pero ayan, ganyan yung gawin nyo. Dito yung positive, yung negative muna, yung flat dito sa kabila. And then, yung positive naman yung sa taas. Hindi ko alam, pero dito lang ako nakakita sa camera na to. Dito lang ako nakakita ng ganito ang instruction ng paglagay ng battery. So, nung tinry ko yun, guys, ayan. Kung nakikita nyo, nung binuksan ko na yan, ayan, umilaw na. Ibig sabihin, gumagana na siya. Hindi ko alam kung ba siya yung isang pack nito dito sa loob. Okay, so try natin lagay yung film na hindi ko alam kung paano siya ilagay, actually. Okay, so pagbukas mo ng film, ganito yung itsura niya. Meron siyang itim na lalagyan sa loob. Ayan, ganyan. Meron siyang itim na lalagyan. Pero buksan muna natin ng bongga para at least hearing na. So ito guys, may nakalagay dito sa ilalim. Ay, dito pala. May nakalagay dito, do not press here. So hindi mo siya pwedeng i-press. And I think ito yata yung pinaka-ilalagay mo dito sa loob. Ayan, ganyan. Ito yung, ay mali. Ito kailangan, ito yung nasa ibabaw, yung may dalawang butas na ganyan sa taas. And then saka mo siya ilalagay dito sa loob. So guys, after nyo ilagay yung battery and yung film, try nyo muna siyang buksan. And then meron siyang... It's blinking, okay. Pag binuksan nyo siya, iilaw na yung mga lights nito sa taas. And then, kapag binuksan nyo siya, nilagay nyo yung film,
try nyo mag-click na isa. Ayan, nakita nyo. May lalabas dito ng film sa taas. Ayan. Tcharin! Pero, ito ay nakalagay, this is not a film. Kung nakita nyo dyan sa taas, ayan. This is not a film. Ito lang yung pinakang, I think yung takip ng film. Yung nakalagay sa labas na ito, do not press here. Ito yun, ito yung lumabas. So, yun yung muna nyo gagawin kapag nilagay nyo yung film. And then after noon, kapag gusto nyo na mag-picture-picture or whatsoever, yung next lalabas is of course yung film na. So, kailangan nyo lang i-capture na maayos yung lights nyo para at least hindi masyadong malinaw or hindi kayo lalabasan ng white film or dark film ng, I mean, para maayos yung picture nyo. Akala ko talaga hindi na siya gagana. So, sobrang nakakalito yung paglagay ng battery ng Insta kasi iba siya dun sa normal na gadgets or technology na meron tayo na ginagamit kung paano lagyan ng battery. At kung kasing ingot ko kayo guys, hindi talaga ako magaling pagdating sa mga ganito. So, hindi ko naisip nung una nabasahin yung instructions sa loob ng battery. Nag-search muna ako online kung bakit sira yung ganito. Nakabasa pa ako na baka dahil sa film, baka dahil sira yung battery, baka dahil nabagsak mo, baka dahil na, ano yun, na-squish mo yung film, baka dahil doon nasira. So, kinakabahan ako kasi kung sira ko yung film, 10 films yung meron doon sa isang box. And sayang yun, 300 pesos yun. Kung hindi ko magagamit yun, sayang yun 10 film na nandun. So, sayang yun 10 sheet. And, buti na lang talaga nakita ko yung instruction ng battery. So, kung kayo ay meron din kayong problema sa Instax 9, kung paano ilagay yung battery. For example, hindi siya gumagana, walang ilaw na nagbubukas, walang ganyan. I-try nyong pagbaliktarin yung battery sa taas. Magkaiba sila ng direction ng paglagay sa taas at sa baba. I-try nyo yun, mag-work yung camera nyo. Kung hindi siya mag-work, then that's the time na mag-search kayo. Huwag kayo magpakapraning katulad ko na nag-search agad ako kung bakit nasira yung Instax ko na hindi ko pa siya nagagamit ever. Nakakaloka. So yun, sobrang thankful ko dahil oh my gosh, after 2 hours, nakita ko rin kung paano siya. Like this one, this is really amazing. Nakita ko rin kung paano siya ilagay talaga the proper way yung battery. So yun lang, yun din yung gawin nyo guys bago kayo magpakataranta dyan at baka nasira yung camera. Yun lang yun. Baliktad lang talaga siya ng instruction ng paglagay ng battery doon sa gilid. So yun lang yung aking video for today. Gusto ko lang i-share yung aking kaingutan ng paggamit ng Instax Mini 9. Baka makatulong din sa inyo dahil baka yung iba ay hindi rin magamit yung ganitong camera nila, akala nila sira. Pero yun lang yun. I-try nyo munang gawin yung pagkakalagay ng battery guys. Baka mag-work sa inyo. Yun lang yung aking video for today guys. If you like watching this video, don't forget to like, comment, and subscribe the red button below. And I'll see you on my next video. Bye!